regalo sa'yo, bilangin mo na yun. 5,000. Ayan ay. Tignan nyo po yung kanyang paninda, konti. So, dadagdagan natin yan, sir, for 5,000. Sana, bro, makatulong yan. Magkano ulam, Nay? Karin po dyan. Karin sa ito. Ay, karin. Talong ganisa po. Dose. Magkano kanin, Nay? Dose. Dose. Pagkain. Ay, pagkain. Ayan. Nay, pwede po bang makautang? 20 lang kasi pera namin eh. Nawalan kami ng pera. Babalik namin, Nay. Ano lang, Nay, kahit dalawang ka... May o... Di pa kasi kami nagla-lunch, Nay. Kahit ano lang, Nay. Dalawang kanin tapos... Kano to, Nay? Ito? 12. Longganisa na lang. Bal... Ha? Delivery kami, Nay, kaya lang naubusan kami. Pag dumaan kami, babayaran na lang namin. Ito, maliliit lang ngayon. Pareha lang 12 ho yan. Okay lang, Nay. 20 lang talaga pera namin eh. May... Babalik namin pag dumaan kami ulit. Tag isang kanin lang. Maka... Nagugutom na kasi kami, Nay. Babalik namin, Nay, pagdaan namin ulit. Mga delivery kami, kaya lang natikitan kami, wala pang sweldo. Promise, Nay, babalik namin sa'yo bayad kung hindi bukas, isang araw. Ayan, may sasakyan kami dyan, Nay, kaya lang wala lang talaga kami pera. Wala pa kami sweldo. Ito mo nililit lang, Nay. Ano yun, 12? 12 nga. Pwede na yun. May ulcer kasi ako na yung hindi na makaabot sa bahay. Sasakit na naman ang tiyan ko pag ano. Kaya nagbaka sakali ba kami? Sensya ka na, Nay. Okay lang po? Ay, salamat sa Diyos. Ayan. Gutom na talaga, Nay. Pakain din tayo sa wakas. Ayan. Thank you, thank you. Kahit longganisa na lang, Nay. Okay lang. Kung ano yung pinakamura dyan. Pinakamura rito, Nay. Oh, sorry. Ayan na lang, longganisa na lang. Pwede lang kumuha. Hindi, ito na lang. Ito sa akin, Nay. Okay lang? Hindi, ito lang. Ito, longganisa sa akin. Ito lang, Nay. Ano na ito? Tubig. Ang tubig nyo, Nay. Ano na, gulaban? Ilan? Tapo? Isa lang? Nakaka-8 Nay, thank you po. Isa nga na sa adobo. Patahin ka. Oh. Nay, may sabaw ka, Nay. Pahingi sana ako, Nay. Nay, pagbalik ko, Nay, dudublein ko na lang yung bayad. Hindi na magsalitaan lang. Apo? Sinsya na, Nay.
Tele! Tele, saan yung kutsara nyo dito, te? Wala, libre, wala libre kutsara yan! Oh. Thank you, Nay. Nagamit tubig mo doon. Ati na tayo sa sabaw, gusto mo? Ati tayo. Hindi, ito. Si ate yun, hindi ito. Ate, ulam na niya. Ulam na rito! Hindi ka rin naman tayo, gano'n. Gusto ko dito kumain eh, bakit? Dapat na akong nasawa mo, para marami. Asawa mo nga ko lang. Hindi na ako makain, asawa mo. Masaya na nga ako sa sarili ko, kuya. Tatawad pa ako. Pahing ako sa kapatid. Anong oras tayo makakarating sa bahay nito? Ay, maraming ako matingin sinte. Alas 5 pa? May traffic na yun. Walang traffic na yun, Linggo. Ay, pero may isang baso na eh. Ito? Ay, daming doon. Oh, hindi, iyan tayo. Meron na. Binigay na ko sa atin. Sabi niyo kumain na napapakain. Nay, ano pangalan niyo po, Nay? Nita po. Pa? Nita. Nita. Nay Nita. Salamat po, Nay. Hindi bukas, isang araw. Dadaan kami ulit. Hindi. May 20 dito. Nay, phone na ko lang ito na, 20. 28 po lang. Salamat po. Tama na. Malulugit ni nanay. Thank you po. Ay. Thank you. Takot mo? Pinipinahan dito? Busin mo, maraming nagugutom. Naman na, nunukin mo na. Ah, ito, sabaw o. Oh. Pag hindi mo inubot yan, dagdagan mo. Thank you, Lord. Nay, thank you po. Babalik ako, Nanay Nita. Dito lang kayo lagi. Ito talaga bahay nyo. Salamat, ha. Salamat talaga. Malaking bagay. Salamat. Thank you, boss. Oo, salamat. Ayan. Salamat sa Diyos. May nagpakain sa amin. After all ng aming kalagayan.
si Daddy Frankie nagpanggap po na walang pera. Nagpanggap po ako na gutom. Nagpanggap po ako na galing probinsya at kami ay delivery lang. Ayan mga kababayan. Hindi nag-alinlangan. Bagamat syempre, mga kababayan, sa hirap ng buhay ngayon, mahirap po talaga magtiwala. Hindi basta-basta magtiwala sa tao. Pero si nanay, hindi nag-atubili na magbigay ng kanin sa amin. Dalawa pa man din kami at tagi-isang ulam. Sa liit din ng kita, hindi nag-atubili. Kaya, nay, God bless you more, nay. Hintayin mo ang gantimpala na ibibigay ni Daddy Frankie mamaya. Yan, mga kababayan, abangan nyo kung magkano ang ibibigay ni Daddy Frankie kay nanay dahil sa kanyang kabutihan, kabaitan sa mga taong nagugutom. Makita nyo po yung buhay ni nanay. Kung makita nyo yung kantin ni nanay, talagang tatlong menu lang tapos taguonte ang kanilang tinda. Tapos hihingiin pa ng isang taong nagugutom. Ano pa kaya ang matitirang kikitain nila? Pero hindi siya nag-isip, mga kababayan. Basta na nangibabaw pa rin kay nanay. Ninita ba yun, no? Nanay Nita. Nangibabaw pa rin ng humanitarian. Kumbaga yung pagmamahal sa kapwa. Hindi siya mayaman. Mahirap. Pero hindi nag-atubili, mga kababayan. Kaya, Nanay Nita, saludo ako sa iyo. Salamat. Hintayin mo po pagbalik namin. Mga kababayan, tatlo sana ang gusto kong tutitestingin ngayon. Kaya lang, problema. Hindi na pwedeng hindi namin ubusin yung kanin na binigay. Busog na ako. Lalakyan siya namin nito. Pero mga kababayan, abangan nyo hanggang dulo ng ating video nang malaman nyo kung magkano ang reward na ibibigay ni Daddy Frankie sa mga taong magpapakain sa amin ni Jesse. Dahil panggap po kami ni Jesse na kami ay gutom dahil kami ay nag-delivery at naubusan kami ng pera talaga. At ang pera namin ay 20 pesos lang. Ayan. So mga kababayan, hanap pa tayo. Montalban, Rizal. Yun ang target din namin lugar. So let's go. Samahan nyo kami. 2 hours later. Mga kababayan, mga kabarangay, nadaanan namin tong isang tindahan na to. Walang laman. Tingnan nyo po yung bahay, mga kababayan. Sobrang hirap. Lona. So mga kababayan, ririgaluhan sana ni Daddy Frankie kung sino man po ang may-ari ng tindahan na ito. Pero syempre, dadaan natin sa social experiment. Tatry ko po kasama si JC. Kami ay magpapanggap na inaantok na sa biyahe at kailangan namin magkape para hindi malayo sa disgrasya. Pero ang problema, mga kababayan, 20 pesos na lang ang pera namin. Sana po pagbibigyan kami. Kung magkano man yung dalawang kape, syempre may tinapay sana. Uutangin ko na lang, yun naman ang aking sasabihin at babalikan ko para bayaran bukas. So, samahan nyo ako, mga kababayan. Let's go. Hello po. May kape kayo, sir? Anong kape? Ay, yan pala. Magkano isa, sir? Simpla? Opo. 13. Isang cup? Sana, sir. Anong lugar ito, sir? Ito? Opo. Tawag kasi nga dito. Terminal kasi ng bus to dati. Terminal ng bus dati. Lugar.
anong lugar ito? Hindi ko alam. Bago lang kasi ako dito. Ah, bago ka lang. Ikaw may-ari niyan, sir? Saan? Ito, ikaw may-ari tindahan? Ah, tao ka lang? Bantay ka lang? Oo. Oh, sayang. Pauwi kasi kami ng Pangasinan, sir. Galing kami ng biyahe, kaya lang inaantok na kami. Kailangan na yung magkape. Kagabi pa sana kami, kaya lang na-extranded kami. Eh, problema, naubusan na kami ng budget. 20 pesos na lang pera ko. Eh, gusto kong magkape. Dalawa kami. Kailan ba? Pero ano, babalik naman kami kung magkano. Babayaran namin yung utang. Shit, hinihigab na rin tong kasama yung driver ko. Baka madisgrasya pa. Kaya, actually, nagpapahinga sana kami. Kaya lang, pagagalitan kami ng bus namin kung matatagalan pa. Kaya, ano na lang, copy ko na lang. Kahit ano, sir. Hindi na pwede mamili kasi utang lang naman ako eh. Ito, anong kape nyo? Ayan, oh. Kahit ano. Yung itim, yung itim. Ah, ito na lang, Nescafe Original. Ayan. Ayan. Actually, hindi na nga kami nag-lunch, bro. Okay lang, kayang tiisin eh. Kaya lang yung antok, mahirap labanan. Taga saan ka, sir? Ha? Taga saan ka? Taga Mindanao. Ay, Mindanao ka? Dala na? Oo, pasuyo na lang. Ano pangalan mo, sir? Eto, 20. Basta kung magkano yung ano, babalik kami, ha? Dadaan kami dito. Lagi ka ba dito? Grabe, kape mo. Ha? Ano? 13 daw. Upo ka na, huwag ka nang kinausap ko. Antok ako eh. Salamat, sir, ha? Layo pa namin. Buti binigyan mo kami kahit na hindi ka namin kilala. Ay, hindi mo kami kilala. Pinautang mo kami. Yeah. Sige, punuin mo na para mabusog man lang. Kagabi sana biyahe namin. Eh, may budget naman kami, kaya lang na-extranded kami. May hinintay pa. Naubos na yung pagkain. Oh. Upa. Pwede nga, no, bro? Skyflex, kahit tag-isa lang. Ayan. Malaking bagay na yun. Utang pa tayo, nakakahiya. Hindi, okay lang yan. Babayaran naman namin, sir. Huwag ka mag-alala. Oo, oh, promise. Pabiyahe kami talaga. Ayan, yung bus namin, medyo sakto lang talaga binigay. O, oh, ayan, thank you. Ano pangalan mo, sir? Ramin mo. Ha? Ramin mo. Oo. Sobrang init. Hirap makatulog. Ikaw lang isa dito, sir? Ikaw lang isa dito? Hindi, pati yung asawa ko. Pero yung asawa ko sa Mindanao ngayon. Ah. Ito ang pangalan ko. Bago lang kasi ako dito eh. Gintawan. Mama. Muslim ka? Piga. Cotabato City. Driver ka din. Sa'yo itong tindahan. Sa ngayon. Sa ngayon. Ah, ikaw ang nagmamanage. So, sino yun ang saduyan, anak mo? No. Amoy yung asawa sa Mindanao. Amoy. Ah, may 4 piece. Palipat mo dito, no? Pwede. Oo, oh, pwede. Buti na lang. May kapehan doon, bro. Nahihiya kami. Maraming tao. Sabi ko, try natin dito. May nakita akong thermos. Makaya magpautang eh. Mm-hmm. Pero ikaw, salamat talaga. May mga panindagan damit, tenda mo yan? Okay-okay? Ang galing, no? Diskarte. Ano yun, nangupahan ka dito? Hmm? Ha? Hmm? Sinanla? Oh? San Latera? San Latera. Oh, so yun dito sa Maynila eh, no? Maynila ba to, bro? No, ano? Montalban, no? Ah, Montalban. Pangasinan kami, bro, Pangasinan. Ano
layo sa Mindanao, ha? Anong pinakamagandang hanap buhay doon sa Mindanao? Isda. Ah? Ano, mahirap din sa Bisaya, bro, pag wala ang puhunan, no? Hirap buhay. Yung... Biyanan ko, Surigao, eh. Campingganon, Maribohok, Surigao del Norte. Mahirap din ang buhay. Pero asawa mo una dito, nakatira. Kung sabay na kayo. Umuwi lang, kuha ng ano. Ah, umuwi lang siya? 4 piece. Pero matagal ka dito sa Manila. Matagal ka dito. Hindi. Nasa matagal na ako dito. Kung makapagal. Balik-balik lang. Balik-balik lang. Pre, matagal ka nakatira sa Manila. Apat na buwan pa lang siya. Sinanlaan lang niya to. May alam, parang kunti ang tao dito, no? May nabenta? Okay lang. Tapos pautang mo pa sa amin to. Di ba? Huwag kang mag-alala, bro. Promise. Babalikan ka namin. Babayaran namin to. Magulang mo sa probinsya rin. Magulang mo, probinsya rin. Oo. Buti hindi siya sumunod dito. Ha? Buti hindi siya sumunod dito. Ha? Buti hindi siya sumunod dito, mga magulang mo. Wala na. Wala pa. Wala niya? Oo. Tatay na rin sa akin. Marami naman kayong magkapatid. Ano? Hindi ito lahat, o nandun. Kalat-kalat na, ah, nasa Mindanao. Ikaw lang na ipagsapalaran dito. May posibilidad kang yung mama na. Bumalat ka sa Mindanao, eh. Kakatakot. Kawawa yung potse. Kawawa, bakit? Kawawa. Hirap ng daan. Hirap pala daan dito, no? Mas mahirap pa doon. Dito okay na to. Dito kami galing. Balik kami ng Pangasinan ngayon. Ang init. Sabi ko matulog na lang tayo kasi inaantok. Eh sakto nakita namin, sabi ko. Ba pwede makahirit ng kape. Ay, yung budget namin sakto na, eh. Diesel lang yan. Ataw yung mga andito, pasero, ano? Mm-mm. Eh, sanay na sila sa lubak, eh. Iniinda yung lubak. Oh, bagos ako pa. Para hindi ka na ihirit ng pagkain. Iabot na natin sa bahay yan. Ilang unas pagkatinan? Tatlo, apat. Mm. Mga alas 8, doon tayo Pangasinan. No, sakto, dinner time. Ka mo na ba, pre, ano? Kumain ng kape ang ulam? Ulam, kape? Ulam, kape? Oo. Walang kanin? Hindi, kanin, tapos kape. Sa Mindanao, naranasan. Ah, sa Mindanao, naranasan mo yun. Ang sa hirap ng buhay, no? Kahit kami noon, nung maliliit pa kami, mga bata pa kami, Pangasinan, bago pumasok sa school, siyempre, walang ulam. Kape na lang, saka kanin, sabaw. Diba? Naranasan ko pa, bago ko pumasok siya, mamamasada ka muna ng pedicab. Ah, mamamasada ka muna ng pedicab. Pasok na. Matibay, no? Hirap. Lahat talaga ng, ano, pagsubok, dadanasin natin. Pero importante, parehas ang laban. Diba? Kahit mahirap. Ilan anak mo, pre? Yan. Dalawa? Ay, isa, tatlo. Liliit pa, no?
Oh. Ang lalaki, isang babae. Ito, babae rin. Ang lalaki. Ilang araw sa mo doon? Balik din. No. Na ikaw na lang bantay dito. Kunti lang paninda mo. Yung mga bata. Ano plano siya? Ano plano? Laban talaga, no? Laban, kahit anong hirap ng buhay. Tara, okay ka na? Wala, mayroon po. Ah, mayroon pa? Sayang to, inutang na nga lang natin eh. Hindi pa ubusin. Inutang na nga, hindi pa ubusin. Hindi naman, sa sasakyan na lang. Baka mamaya, pag tumagal tayo rito eh. Irit ka na naman eh, wala na tayong budget eh. Benta ko yung diesel natin. Kanina umaga, nakapag-breakfast naman kami. Ayan, lunch, nagbabudget namin. Actually, kahapon pa sana biyahe namin. Hindi kami nakabiyahe kasi may hinintay pa. Eh, ang budget namin, hanggang kahapon lang. Eh, wala pa kaming sweldo. Ubus na. Sakto-sakto nga lang binigay ni bossing namin. Budget. Pero okay lang, kaya naman. Eh, yung dinner, kasi makarating naman na kami ng Pangasinan yan. Mga alas 8, alas 7, depende. Wala naman traffic ngayon. So, iabot na namin sa bahay ang dinner. Ano pangalan mo ulit, sir? Mama. Thank you, ha? Ha? Salamat. Salamat, bro. Tatanawin kong malaking utang na loob yan. Basta, papalikan ka namin. Ha? May utang kami sa'yo. Oo. Salamat, salamat sa'yo. Bali, magkano yung utang namin? Magkano itong isa? Tigo-otso lang yan. Tigo-otso. O, sige, sige. Hey, thank you, ha? 16 plus 6, 24. No? Thank you. Ha? Basura ko lang to. Few moments later. Same yan dito, sir, ha? Maganda. Sige, dito. Yun. Okay lang. Apot mo na lang dito, sir. Okay lang. Kaya ko yan. Oo. Sanay tayo dyan. Ito bayad ko. Ayan, sir. Thank you, ha. Thank you, ingat to. Opo. Thank you. Ayan, mga kababayan. Medyo hapon na po. Hindi ko nagawang tatlo. Pero dalawa lang yung nahanap namin na Good Samaritan. At dahil dyan, mga kababayan, abangan nyo yung mga sorpresang ibibigay ni Daddy Frankie sa mga taong may mabubuting kalooban. Hindi ko ini-expect na sa ganitong aking pagkukonten ay marami pa rin pala talagang taong may mabubuting kalooban. Handang tumulong sa mga taong lalapit sa kanila sa oras ng kagipitan. After all, sa una kong pinuntahan, mga kababayan, isa kami nagugutom, hindi pa nagla-lunch, hindi nag-atubili, si Nanay Nita, mga kababayan, na nagbigay ng pagkain. At sa pangalawang pagkakataon, si Mama na ating kapatid na Muslim, taga Surigao yan, ay ano? Taga saan yun, bro? Mindanao. Mindanao, yun. Taga Mindanao na ating kababayan. Kaya pupuntahan ko na sila. Babalikan ko sila ngayon para bibigyan sila ng gantimpala. Samahan nyo ko, mga kababayan. Okay, let's go. Mga
kababayan, mga kabarangay. Andito na po ako sa bahay, harapan ng tindahan ni Nanay Neta. Neta, di ba? Ayan. Ito na yung oras para gantimpalaan siya. So, samahan niyo ako mga kababayan, mga kabarangay. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka lang sa aking channel, please, pakisubscribe, pakishare itong videos natin. Nang sa ganun, mas marami pa tayong matutulungan. At syempre, para lagi kang updated sa mga social experiment na i-upload pa namin. At shout out din po sa Rise Above. God bless po sa lahat. Samahan niyo ako mga kababayan. Si Nanay Meta, kayo po yun? Andyan? Nay! Kumusta na po? Kumusta ka na po? Ubus na yung paninda mo? Ha? Ito pa, magbabayad na ako ng utang. Yan, di ba, sabi ko utang ako. Pag nangutang ako, Nay, babayaran ko. Magkano yung utang ko, Nay? 28? Pwede ka ba lumabas, Nay? Makausap lang konti? Si Daddy Frankie po, charity vlogger. Okay lang, Nay. Labas ka, Nay. May regalo ako sa'yo. Dahil ikaw ay mabait na tao. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay. Si Nanay po, lumapit ako sa kanya kanina rito. Nagsabi ako na hindi pa kami nagla-lunch. Pero hindi siya nag-atubili. Bigyan ako ng pagkain na kahit na 20 pesos lang ang aking pera. Nay! Halika, Nay! Ayan. Salamat, Nay. Anong pangalan ni Nanay? Nita po. Nita? Bakal. Bakal? Bakay. Taga saan po kayo, Nay? Province po? Ano po? Negros Oriental. Ah, Negros Oriental. Matagal na kayo nakatira dito? Ano? Nagre-rent kayo, Nay? Opo. Magkano rent? 1,500. Oh, magkano sales nyo everyday? Alin, ano po? 1,500 yun. May Bombay kasi ako po. Ay, may Bombay! Yan, Nay. Ayan, mga kababayan. Taga Negros? Shout out mo yung mga kababayan natin sa Negros Oriental, Nay. Maririnig nila to. Yung mga kapatid mo, nanay, mga friend. Babatiin ko. Upo, batiin mo sila. Nay, mga kapatid ko. Saan po kayo? Saan po to? Sa YouTube po, tsaka sa Facebook. Ayan. Kumustahin mo lang sila. Kumusta po kayo dyan? Oo. Dito po ako. Ayan. Nay, may regalo ako sa'yo para may paninda ka. No? Kayo po. Malakas ba benta? Ano lang po, kasi tama lang sa pang-araw-araw ng estudyante. Oh. Ilan anak ni nanay? Ano po, 7, kaso ang dalawa nag-asawa na, tapos mister ko lang ng trabaho. Ah, walang trabaho, mister. Bali, ito lang, paninda nyo. Ano po, tapos 4 na estudyante. Pero nay, matanong ko lang, kahit hindi mo ako kilala, bakit mo ako binigyan ng pagkain? Siyempre na, minsan mo may nahihingi rin din po talaga sa akin, kasi sa ano, hirap daw ng buhay ngayon, wala sa trabaho. Opo. Naglalakad galing Litik sa Punta Montalban. Opo. Binibigyan ko po ng merienda. Oh, salamat, Nay. Talagang napakabait ng puso mo, Nay. Sana marami ka pang matutulungan, no? Sana dumami pang kagaya mo, Nay. Kaya minsan may pupunta rin dito. Kahit malalaki ng tao, nagkaano rin na ano, contribution po ba? Bibigay po ako basta may tamang lang. Ah, baka minsan may nagsusolicit din, nagbibigay ka rin. Yung talaga mga kababayan, mga barangay, si Nanay napakabait. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kaliit kaunti yung paninda niya. Siyempre, alam po namin kung gaano kamahal yung mga karne, yung mga ulam, gaano kaliit ang kita sa ganitong kantin. Pero si Nanay hindi nang hinayang na pakainin kami. Hindi lang ako, kasama pa ang aking isang kasama. So dalawa kaming kakain. So lugi na siya. Kahit 20 pesos lang pera namin. Pero dahil sa kabutihan ni Nanay, may regalo ka, Nay, sa hapon na ito. Wait lang, Nay, kukunin ko. Nay, bibigyan kita bigas para may pansaing ka. Kasi binigyan mo ko ng kanin. Ayan. Saan nasawa mo, Nay? Wala, nandun.
Agumala-gala. Sana all. Ah, mahirap talaga. Dito lang kayo nakatira na eh. Opo, dito sa kabila. Ah, sa kabila. Sa United. Yan, yan mga kababayan, hindi ko akalain, no? Kahit anong hirap ng buhay, tingnan nyo po yung tindahan ni nanay. Mahirap. Maliit lang. Pero marami pa rin palang mababait na tao. Ayan. Dito nyo kinukuha. Apat na estudyante. Kasi may mga anak ko, kung may trabaho ng kaso, may mga asawa na. Magkano puhunan mo everyday sa tindahan mo na eh, kantin? Ayan. Ano po? 4-5. Kasama na kung anong walang napag-follow. Oo. So, ano mga customer natin na target nyo rito na eh? Yung sa truck po, sa basura. Ay, yung mga truck ng basura. Okay. Kasi ngayon walang ganong truck kasi linggo. Ayan. Pero pag ano, Lunes to Friday, may mga ano, truck. Ngayon kasi, kaya ganyan lang. Gawa ng oo, sige nay. Sana lumago pa tong negosyo mo, no? Si Daddy Frankie po nay, from Pangasinan, anak ng Pangasinan. Ayan, totoong nasa biyahe kami nay. Kaya lang naghahanap kami ng mabubuti. Yung may puso talaga sa mga mahihirap, no? Ayan, dahil dyan, mayroon ka ang regalo sa'yo. Bilangin mo nay, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Ayan ay, sana makatulong sa'yo yan. Salamat po, sir, ha. Sa'yo, sir. Ano pandagdag puhunan. Pandagdag puhunan. Oh. Deserve mo yan, Nay, dahil may mabuting puso ikaw. Ayan. Sir, kasi naranasan ko rin may hirap din. Kasi kung ano man nilang alam mo lang din. Kasi ako, mayroon na babay. Mayroon na kung konting ano, kailangan tumahan. Ah, nakaranas ka rin ng hirap. Opo, sir. Dito sa, alam mo man dito sa Maynila. Opo, oo. Pag dumayo ka sa Maynila, lahat ng klase ng pagsubok dadaanan natin. Ganon din po si Daddy Franginay. Pero Nay, pwede ba ikwento mo sa akin kung ano yung pinakamahirap na nadanas mo noon? Sir, una po sir, nung pumunta po ako dito sa Maynila, kasi bata pa po, pag gusto kong pumunta sa Maynila, nangatulong po ako sir. Tapos ngayon, doon dati sa Marati, ako sa Matate. Opo. Nag-ano po ako yung lugawan. Ah, sa lugawan. Lugawan po. Tapos ngayon, marami din ako makakasama. Opo. Na ano, hanggang sa may naitabi akong pera na ipapahulugan ko, yung mga kasama ko po, pinapautang ko. Opo. Tapos nung ay, parang sanay na po akong may punting tindahan. Opo. Tapos nung nag-asawa po ako, yun, wala ding ano, swerte sa asawa kasi wala mang trabaho, tamad. Wala ka swerte sa asawa? Tamad. Oo. Tapos, pero swerte naman ako sa mga anak. Oo, ah, swerte pero, sa anak. Ang mga anak ko naman, kasi pag ayun, nakapaaral din ako, nakapakalit sa buhay, hindi na tumaga. Nag-asawa na rin. Nung maliit pa sila dito, nung bago kasi, sa tagig po kami galing sa rin, tapos nakarating kami dito, ang umpisa pa lang talaga, nag-house to house na rin, nag-aaral mga anak ko, nag-house to house na ako ng, nagpahulugan po ng, ano, pautang ng longganisa. Ah, nagpapautang. Ah, talaga nagpapautang ka rin, ay. Tapos mga sabon, yung ganyan, ikot ko yan sa bahay. Pero yung mga pinapautang mo na, ay, nagbabayad din? Mayroon din, mayroon din hindi. Ay, may hindi nagbabayad? Ramdam kita, Nay. Parang pinakatubo ko na po yung sir. Pagdating ng pautang, pagkukuha naman ako ulit, pautang ulit sa kanila. Tapos yung pag may masingil ko, yun na rin paggastos namin sa. May pinapagulong-gulong. Ah, pinapagulong-gulong. Kaya sana dapat magbayad din yung mga umutang sa'yo, no? Kaya ako na, sabi ko utang ako, balikan kita agad. Hindi ako makatulog pag may utang ako eh. Ano rin kasi sir, na ano na rin ako dito na parang naloko na rin ako sir. May bumibili ng sigarilyo sa akin. Hindi man binayaran. Ay, hindi nababalik. Minsan may nagpapalik. Yung palapiki. Budol yun na eh, budol. Oo. Minsan na ano na rin ako. Oo, may mga budol din, oh. Pero alam mo na eh, ganun talaga kasama sa buhay yan. May yung kasabihan nga ni Daddy Frankie na walang susuko, 'di ba? Kung hindi man tayo sinuwerte sa ating pagpapamilya, sa pamilya doon tayo siswertehin. Gaya na sinabi mo kanina, wag magalit sana 'yung mister mo. Sabi mo hindi ka swerte sa iyong asawa. Pero sinuwerte ka sa iyong mga anak. Ayan. Pero iwasan mo na 'yung magpautang na 'yan. Para syempre kawawa ka, pinaghirapan mo 'yun tapos hindi nila bayaran, no? Wala lang para mag-ano sa mga anak. Opo.
Pero alam mo na eh, hindi ka nag-iisa pagdating sa mga utang-utang na yan. Yan ang syempre, naawat. Puro lang din ako kapag utang. Siyempre, mahirap na bing pare-pareha lang din natin. Oo, oo. Di bali, at least, no? Nakakaraos pa rin tayo. Basta may kasabihan, mas maganda na yung tayo ang nagbibigay kaysa tayo binibigyan, no? Yan. So, salamat, Nay, ha? Ano pangalan ulit ni Nanay? Nita Bakay po. Nita Bakay. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay. Si Nanay Nita Bakay, siya ang aking natagpuan na napakabait. May gininto ang puso. Kaya marapat lang siya ay makatanggap din ng biyaya sa araw na ito. Taga Negros kayo, no? Ayan, sa mga kababayan natin dyan sa Negros Occidental. Kumusta po? Oriental. Ay, Oriental. Kumusta po kayong lahat? Shout out po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. Ang inyong kababayan nandito na tagpuan ni Daddy Frankie. God bless po. Ayan. Salamat. Salamat. Ayan. God bless po. Maraming salamat sila. Ayan. Oo. Salamat. Ayan, mga kababayan. Mayroon pa kaming natagpuan isa doon sa dulo. Pupuntahan din namin. Ayan. Kaya bibiyayaan din natin. Thank you po. Ayan, mga kababayan. Si Nanay. Ayan. Dumanas din sa mga paghihirap. May mga umutang din daw sa kanya. Ayan. So, God bless po, mga kababayan. Puntahan pa natin yung isa. Samahan niyo po ako. Bili mga kababayan na bigyan ako. Kaya dahil dyan bro, may gantimpala akong ibibigay sa'yo. Diba? Ngayon ako, tandali lang. Kunin ko lang mga kababayan. Ilan taong ka na bro? 26, bata pa. Ano si Nanay? Ano mo siya? Apianang, Nay, kumusta po kayo? Okay naman po. Taga saan po kayo? Tabato rin po. Ako Tabato rin. Yan mga kababayan, sila po yung mga kapatid nating Muslim na namasyal at nakipagsapalaran dito sa Maynila. Dahil sa kanilang kabaitan, lumapit si Daddy Frankie. Hindi nga po sila nag-atubili kasi nagkunwari po si Daddy Frankie na babiyahe, galing sa biyahe, pauwi pa sa Pangasinan. At kami inaantok kunwari at problema, 20 pesos lang ang aming budget. Kailangan namin magkape, dalawa kami. Pero si Sir, kahit ganito mga kababayan, tingnan nyo yung kanyang paninda. Talagang hikaos, wala. Pero hindi siya nagdalawang isip para bigyan tayo ng kape. Dahil dyan Sir, ito may 25 kilo na bigas. At hindi lang dyan, dahil sa iyong kabaitan, bibigyan kita. Dahil mga kababayan, tingnan nyo po yung kanyang paninda, konti. So, dadagdagan natin yan, sir, para sa kanyang mga anak. Ayan. Sir, bilangin mo. Para sa'yo talaga. 1, 2, 3, 4, 5,000. Sana, bro, makatulong yan. Malaking tulong to. Malaking tulong. Oo. Magbibili ka. Oo. Makapamili na siya. Ha? Makapamili na siya ng paninda niya. Ah, makapamili na siya ng paninda. Oo, magkadagdag na yan. Makaragdag. Makitulong na yan. Oo, palaguin mo bro, palaguin mo. Laban lang tayo. Natouch ako sa kabaitan mo. Mga kababayan, sa edad niyang yan, na nasa puso niya yung pagtulong. Ramdam ko po talaga nung sinabi ko kung pwede ba na makapagkape kami kahit 20 pesos lang. Pero walang sabi-sabi, nagbigay agad. Tinatanong pa niya kung anong kaping gusto namin. Madalang po. Although marami pa rin mga Good Samaritan talaga, pero mahirap maghanap
dahil sa panahon na to ay napakahirap humanap ay kumita ng pera. Pero sabi ko sa kanya, uutang ako, ibabalik ko. Pero syempre, walang kasiguraduhan kung ako ibabalik kasi hindi naman niya ako kakilala, mga kababayan, mga kabarangay. Hindi niya po ako kakilala pero binigyan niya ako. Kaya sana bro, makatulong yan at mapalago mo. Diba? Para sa iyong mga anak, para sa iyong pamilya. Diba? Kumustahin mo yung mga kababayan, mga kapatid natin. Sa mga kaibigan ko dyan sa Tornuan, sa 7th Street. Ito na ako, sa Manila. Nandito. Matagal ka na sa Manila? Apat na buwan siguro. Apat na buwan pa lang. Bago ka lang dito, kaya pala mga kababayan. Ano po yung asawa niya? Po? Anak po yung asawa. Anak niyo, kayo ang piyanan. Opo. Kaya pala bago lang siya rito. Kaya tinatanong ko kanina kung anong eksaktong lugar to, hindi niya alam. Bago pa yan dito. O kahit ako hindi ko rin alam eh. San Isidro po, 2 miles lang. San Isidro? Opo. San Isidro, anong bayan? Ano? San Isidro? San Jose. San Jose. San Jose. Bulacan? San Jose, Muntalban Rizal. Muntalban Rizal, mga kababayan, mga kabarangay. Kaya, ayan, nagpapasalamat si Daddy Frankie at nakahanap naman na naman ang inyong lingkod ng may gininto ang puso, mababait nating mga kababayan. Kaya maraming salamat. Pangalan ni Nanay? Amina po. Amina Ismail. Ayan. Shout out mo na yung mga kababayan natin sa probinsya. Kumusta na po kayo dyan, mga kaibigan, mga kapatid, mga pamangkin. Nandito po ang mga bro natin na mababayad sila. Nagbigay sila sa tulong sa amin. Ayan. Malaking tulong po. Ayan. Salamat sa kanila. Sige. Salamat, salamat. Daddy Frankie po, from Pangasinan. Anak ng Pangasinan po. Ayan. Yung manunga ko po, taga Pangasinan din po. Taga Pangasinan? Saan po? Hindi po matandaan yung alumni. Basta taga Pangasinan, kagawad yung tatay niya. Okay. Sa Malasiki, Pangasinan kami, Nay. Ayan, kaya nag-ikot-ikot dito. So, Nay, maraming salamat po, no? Bro, salamat. Sana dumami pa ang kagaya mo, no? Asawa mo, kumustahin mo asawa mo? Nasaan ba siya? Sa Mindanao, eh. Kumustahin mo, mapapanood niya to? Pauwi na rin yun. Kahit na. Pauwi na rin yun. Kausapin mo, okay lang yun. Sabi, ano gusto mo sabihin sa kanya? Mag-ingat na lang sa gaya. Kakausap ko lang sa kanya. O, hindi. Iba rin yung maririnig niya dito. Shout out mo siya. Kung ano salita ninyo, kung ano yung ano, sige na. Daro ka. Kung walang sabihin. Ha? I love you na lang. I love you. Okay, salamat po. Diba? Ayun. Sige, salamat. Ano masasabi mo? Salamat. Malaking tulong to. Malaking. Daddy Bino. Daddy Frankie po. Daddy Frankie. Sige, salamat. Hindi ko talaga inakalang vlogger. Hindi mo inakala. Pero matanong ko lang, bakit mo kami pinahiram kahit na hindi mo kami kakilala, binigyan mo kaagad kami, hindi ka nagdalawang isip, bakit? Ganun talaga. Hindi ko naman na magtutulungan sa pagkain ng mga Pilipino. Sa bagay, no? Naranasan ko na rin kasi yan, yung magbiyahe. Oo. Tapos masyon ng budget. Nasubukan mo? Paanong ginawa mo nung time na yun? Hingin na rin ako ng tulong. Nasubukan mo rin humingi. Binigyan ka rin. Ayan, mga kababayan. Kaya nung may lumapit, nakagaya namin, hindi ka nagdalawang isip magbigay din ng tulong. Kaya mga kababayan, saludo sa mga kababayan talaga natin. Paglaki ka talaga sa hirap, alam mo kung ano nararamdaman ng mga kababayan nating may hirap din. Kaya mga kababayan, pag may mga ganitong sinari, pag may lumapit sa atin, humingi ng tulong, huwag po nating i-judge or anuman. Basta't kaya nating mag-abot ng kaunting tulong, kahit barya-barya lang yan, malaking bagay po yan, makatawid sa kanilang paruroonan, makatawid sa kanilang gutom, mga kababayan. So, salamat po. Bye-bye. God bless po. Ayan.